Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective. This is a love reading for collective. You feel empowered at parang tingin mo halos lahat kaya mong gawing posible, no? Tingin mo sa sarili mo, you are powerful and manifestor, no? Na tingin mo sa sarili mo, kahit anong hilingin mo, kahit anong naisin mo, nagagawa mo ng paraan. Nagiging posible yon. Kasi may mga kayanan ka, may skills ka, may mga, parang may connections ka, connection ka, no? Na tumutulong sa'yo. So, maaaring magaling ka sa communication, guys, no? Magaling ka makipag-usap sa mga tao, na nakukuha mo yung gusto mo sa kanila, nakukuha mo yung mga hinihiling mong favor sa kanila. At maano ka eh, may pagka-trickster yung energy mo dito eh. Magaling ka sa manipulation din, guys. May ganun ability. And lalo na't supported ka ng person mo na hindi ka niya pinapabayaan, suportado ka. Ayan o, nandiyan siya palagi sa tabi mo. And inspired ka kasi nandiyan yung person mo. Kahit siguro sa maling gawain, may suportado ka nito. So, let's see. Clarification of Eight of Swords. Merong away na nangyari dito, guys. May nangyaring away sa inyo ng person mo. And, ayan o. Pero sinusuportahan ka nito, guys, kahit sa mali, guys, yung person may supportive siya sa'yo. Pero mayroon away, argument, ganyan, na nag-weigh sa'yo sa, para napapabigat ba sa'yo ba? At, feeling trapped ka, na, feeling mo, hindi ka makagalaw, wala kang way para makaalis sa situation kung saan ka ngayon. Pero you are powerful and yun nga sinabi ko kanina, di ba? Mukhang dahil lang yan feeling trapped ka dahil sa kung sa tingin mo lang yun, guys, na hindi ka makaalis sa situation na yan ngayon kasi nga emotionally unstable ka dahil sa argument or fight na nangyari at mabigat yung kalooban mo. Let's get more card. Meron ka ditong kahilingan na hindi natupad. Tingin mo hindi natupad. Nagkaroon pala ng challenge yung relationship niyo, yung dalawa ng person mo. Pero yung person mo nandyan, no, supportive yung person mo sa'yo eh. But ayan o, pero nakakaalis ka na sa mahirap na situation. Meron hindi na natupad na kahilingan mo sa tingin mo. So nag-end na, guys. And feeling disappointed ka dito, may ending na nangyari. Naguguluhan ka, guys, eh. Naguguluhan ka. And hindi ka nga makapag-desisyon o makapag-move forward right now. No, kahit sa ibang bagay, eh, napaka-manifestor mo, napakagaling mo, pero sa love life, mukhang person mo yung kahinaan mo, eh. So, unstable ka din, guys. Emotionally,
financially, pero you embody the magician energy, which is capable of anything and to manifest anything. So ayun, nagiging cold-hearted ka pero disappointed ka, and you're making plans, you're focusing and making plans, nagmagawa ng plano, or yun, sa isip mo, nag-iisip ka palagi na gusto mo ng masayang family, sumari, may asawa ka na, no? Yun. Pero nag-away kayo nitong person mo, and mukhang matigas yung puso mo sa asawa mo. Gusto mo na masaya yung pamilya nyo, madaming pera, sagana. Ayun ang mamatigas ka dito, guys. Ayaw mo makipag-ayos sa asawa mo. Sa person mo. With the... Mukhang may pride ka dito, guys, eh. Pero wag na lang masamain na may pride ka dito. And we have here the High Priestess. Hindi mo ginagamit yung intuition mo. Instead na ayusin mo yung problema nyo, parang pinapalali mo pa, eh. Ito yung person mo, energy ng person mo. Mukhang kalmado yung person mo, and hindi kasi ito yung tao na aggressive, mahinahon, at willing to wait kahit sa mga goals niya. Kumbaga, sinusunod niya yung plano, nasa process, at patient ito. Mahaba yung pasensya ng person mo. So, ayun lamang for collective reading right now. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun mo notify kayo sa masusunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.